Hello everyone, good day. Welcome to Trans Nanay Diaries Art at Home Season 2. Once again, this is Sashi Giggle. And for this day, ay gagawa tayo ng bagong artwork na isa na namang animal. At gagawa tayo ng isang zebra. Ang ating color your own zebra. So, if you're ready to color your own zebra, let's begin. Kaya naman simulan na natin, of course, i-prepare natin ang ating mga materials, hindi mawawala ang ating paper, and then ang ating mga coloring materials. For this artwork, ay gagamit lang tayo ng isang color, the color of your choice. So, ang gagamitin nating color ay mga dark colors, dahil gagawa tayo ng ating color your own zebra. So, halimbawa, for me, ako gagamitin ko, color violet. Ayan. So, violet ang aking gagamitin. So, sa pag-i-sketch, kung meron kayong markers, ay pwede nyo nang gamitin yung colored violet. Pero, pag wala naman, pwede pencil muna. Tsaka nyo na lang siya i-color ng gusto nyong color later on. So, let's begin sketching our zebra. So, of course, una-una yung paper natin ay kailangan nakatayo. At dito tayo mag-i-start sa pinakagitna. Una natin gagawin ay ang kanyang ulo. So, una, gagawa tayo ng maliit na line na ganyan, and then, isang ganon, pa ganyan, para sa kanyang ears. Tapos, yung kanyang ulo, pa ganyan una, tapos isang ganyan, tapos, pa ganon, para sa kanyang bibig, and then, mula dito naman, ay lalagyan natin ng line pa ganon. Okay, from here, gagawa tayo ganyan. Tapos lalagyan natin ng eyes niya dito, ganyan ang shape, pag gano'n. Tapos meron sa loob, tapos may tuldo. Okay? Lalagyan natin ng konting mouth. And then, idudugtong natin yung kanyang ulo mula dito, pabalik. Doon, ganyan. After nyan, ay gagawin naman natin yung kanyang katawan dito, magagaling sa likod. Dyan, pag ganyan. Pababa, dyan. Okay. So, after nyan, ay gagawin natin yung lower part ng kanyang leeg. Dito naman, pag ganun. Slowly lang. And then, didiretso natin sa kanyang paa. Papunta dito, pag ganyan. Tapos, yung isang kanyang paa. And then, mula dito, tansyahin nyo. Ilalagay natin yung kalugtong ganyan. And then, lagyan nyo ng line dito. Tapos, pa ulit. Ganon. Tapos, dyan. Okay. Tapos, ibalik ulit natin dyan. Papunta naman dyan. And then, ilalagay yung ilalim ng kanyang katawan. Tapos, ilalagyan natin dyan. Tapos, yung paa niya ulit dito. Yan. Pagbalik dyan, pag ganun ulit. Tapos sa likod, dito, pag ganyan. And then, ganyan. Okay? And then, lalagyan natin siya ng maliit na buntot. Tapos, may patusok na ganun. At, ilalagay na natin yung sa ulo niya. Isang line na ganyan. Isang line dito. May konting tengang lumalabas sa likod. Tapos, line, line, line. Diretso natin to dito, banda rito, pag ganyan, papunta dyan. Tapos, line ulit. Line, 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 line. Ayan. So, para magmukha na siya talagang zebra, ay sisimulan na natin gawin yung lining niya. Una, dito sa kanyang mukha, gagawa tayo ng isang line, papunta dito, papunta dyan. Tapos, yung sa ilong niya, isang line muna ganyan. Tapos isang line dyan. Okay, so dito naman gagawa tayo ng isang line, dalawang line. Tapos yung pangatlong line, pabalik naman dyan. O ganyan. Tapos dito gawa tayo ng isang ganyan. Second na ganyan. Tapos pa ganyan. Okay? And then itutuloy na natin yung sa leeg. So ang zebra ay kilala sa mga ganyan, mga stripes. So, lalagyan natin ng ganyan. Pwede na natin i-color or pwedeng line lang muna
Tapos, mamaya nyo na lang siya i-color sa loob. Basta ganyan yung mga shape niya, parang pa ganyan-ganyan, patusok-tusok, ganyan. Tapos dito may pa ganun din, may medyo malaki, may medyo maliit. Tapos dito sa katawan, pa ganyan naman, pa ganun din. Tapos dito dudugtong lang siya, ganyan. So parang pwedeng hanggang dyan sa chan. Tapos ganyan. Tapos isa uli dito. O ganyan. Hindi naman necessarily kailangan pantay-pantay kasi ang zebra naman ay iba-iba yung design ng kanyang stripes. Basta may stripes lang siya makikita sa katawan, eh understood na yon na zebra yung ginagawa natin. Yun ang difference nila ng horse. Ayan. So kung marker ang gamit nyo, eh wala na kayong masyadong kukulayan dito sa zebra. Bali, i-design na lang natin yung kanyang paligid. Okay? So ayan. Kasi ito kukulayan din natin para mas kitang-kita siya. So ngayon ay i-design na natin yung kanyang paligid. Pati yung eyes niya pwede rin natin i-color later on. So, gagamit ako ng ibang crush shade ng ating marker. So, gagamit ako ng green. At para ilagay, ay gagawa lang tayo ng parang semicircle magmula dito. Tapos, pababa dito. Ayan, para siyang nasa heel. Tapos, lalagyan natin ng mga grasses. Ayan, yung lagi natin ginagawa to pag gumagawa tayo ng landscape, yung patusok-tusok na design ng grass, ayan, na nakaturo sa iba-ibang direction. Okay, tapos saka natin i-color ng green yung sahig niya mamaya. Okay, so let's color. Ayan, so ngayon naman igagamit na ako ng oil pastel para kulayan ko. Dinagdagan ko ng mga grasses at kukulayan ko na yung pinaka base ng ating grass na light green para talagang lumabas yung background niya. Actually, ang magdadala sa ating artwork ay yung background colors na gagamitin. So, mas maganda kung mas matintad ay mas nilipaw lang ang yung pinaka-centerpiece. Yung centerpiece ang tawag natin sa zebra natin. And of course, you could do experiments. Actually, ang totoong color ng zebra is black and white. White yung skin niya, tapos black yung stripes niya. But for this artwork, ay pagkaganahin natin yung creativity natin, so pwede tayong gumamit ng iba-ibang colors. Kung sino rainbow zebra siya, pwede rin. Ayan, so kunulayan ko naman yung green. At ngayon naman ay lalagyan na natin ng yung sun na background. So ganito lang gawin na. So ayan, so lalagyan na natin ng background gamit ang aking yellow. Dito sa likod ay gagawa tayo ng parang shape ng semicircle, parang yung sun natin. Ayan, gagawa tayo ng paganyang shape. Okay, kasi kukolor natin ng yellow yan. Tapos yung susunod na layer ay orange, tapos yellow, tapos orange, yellow, orange, ganun. Ayan, so yung pinakaloob ay kinulayan ko ng yellow, tapos yung susunod na layer ay gagamitin ko naman ng orange. Okay? So ipapakita ko sa inyo yung orange, yan. Dito naman siya, yung isang layer ng orange. Ipapakita ko sa inyo kung hanggang saan part siya kinulayan ng orange. Ayan, so orange yung susunod na layer na yan. So, yung interpretation ng artwork na ito is pwede siyang sunrise, pwede rin sunset. So, kulayan natin ng orange. And of course, pag oil pastel pa rin ang gamit natin, ay perfect na perfect color kasi ito na yung ayan, so nakulayan ko na siya ng yellow, tapos orange, tapos yellow, tapos nagbibigay. Tapos yung matitira natin na kulayan na natin na light blue. So, pwede rin nagbiblend para at least ay talagang nagbiblend yung
Pag sinasabi ko nag-blend ay yung pwede nating pumapatan ng color ng ating yellow doon sa blue na ipapatong natin. Ayan. So mapapansin nyo, pumahalo yung blue doon sa yellow. Ayan, oh. So maganda yan sa technique ng blending kasi mas smooth niya yung ending ng ating mga lines. Isa sa mga technique yan ng color rendering when you're using oil pastel or clay cast. And of course, again, paulit-ulit kong sinasabi sa ating mga masisipag na mga art subscribers, don't forget to take a picture of your artwork. Picturean nyo yung artwork nyo, tapos i-post nyo sa comment section dito sa video na to para makita ni Richard Sashi yung mga gawa nyong artwork. So, natapos na ng clear. Ayan, nagawa ko na. Hindi ko na pinulayan para at least nakahawakan ko siya. So, don't forget to like this video, of course. I-like lang natin. Pindutin natin yung like. I-share din natin. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. So, malapit na tayong matapos sa ating season 2. And after this, ay magsi-season 3 na tayo. At yun talagang super level up. Kasi mag-start na tayong gumawa ng mga artworks, ng sketching, using pencil lang. Gagamit na tayo ng charcoal and other mediums as we go along. So, share lang ng share at maghanap pa tayo ng maraming subscribers para mas marami tayong makasama na mag-aral ng lesson. So, once again, this is your teacher, Sashi Giggle, and see you on our next Art at Home. And I thank you.